Tagapagtanggol ng mga mamamayan, tagapagayos ng katahimikan. Yan ang pangunahing tungkulin ng isang sundalo. Tara na't kamustahin natin ang mga kapatid nating mga sundalo dito sa Abra. Samahan niyo akong maibaka kasama ang mga tinatawag nating hukbong sandatang lakas ng Pilipinas. Corporal Roger Ilvidan, 817407 Infantry Philippine Army. I am designated as the squad leader. Being a squad leader, I have my own duties and responsibilities. One of my responsibilities is to carry out orders from my platoon leader. And I'm also responsible for what the squad does or fails to do. I'm also responsible in taking up or maintaining the morale, welfare, appearance, and the equipment of my squad. Those are some parts of my team responsibility. And during combat operation, when we are encountered, I am responsible in controlling the condition of the weapons of my squad, and I'm also responsible in maneuvering my squad. Sir, for rin po, napalaban kami dito sa Great Ordinaid Result of Encounter. One Kia on the enemy side with one M16 rifle.
government side, negative. Consolidate and reorganize! 1 o'clock, 50 meters! Move! Bali, ang tawag namin sa ginawa namin na drill na yun is immediate action drill, which is nagkanta kami ng isang scenario na meeting engagement. So yung ginawa namin na yun, usually yun yung ginagawa namin talaga sa operation kung mangyari man yung mga ganitong pangyayari. So sir, yung ginawa nyong drill, dapat ba may oras yan? Ilang oras ba yung ginagawa nyo? No? Depende rin kasi yan sa situation, sa terrain, and then sa kung gaano karami yung strength namin. So pag isa lang yung kalaban na na-engage namin, madali lang siya, pero hindi namin binibilang kung ilang minuto, ilang oras, never mind na namin yun. So wala na palang oras sa amin o din binibilang doon. Basta yung importante lang daw, magawa nila ng maayos yung drill nila. Yung mga ano sir, yung sino-sino ba yung mga kasama natin? Bali, ang isang squad sa amin is kailangan meron din yung mga senior NCO, yun yung tinatawag na yung gumaganap bilang squad leader. And then yung dalawang mas senior, yun yung fire team leader Alpha and then fire team leader Bravo. And then composed ng kagaya ko, yung dalawang automatic rifleman and then the grenadier. Lastly, the maintenance of our health, the rifleman. Ay, rifleman. Pero meron din kayong kinis mga medic, parang pag may sugatan. Oh, yun na yun. Yan na rin. Bali, rifleman na rin yung tawag sa kanya. Equipped siya ng mga medical treatment kung sakaling may mga mangyaring encounter. Siya yung unang-unang tatawagin pag may mga wounded, fractured. Dalawang beses na naranasan ko sa panambos. Siyempre normal sa isang tao, sa sundalo, kahit sundalo ka. Pag sa una pa lang, talagang manirpis ka, makabahan ka. Parang di mo nga alam ang gagawin mo sa una eh. Hanggang medyo, yun nga yung tinuro sa amin, na condition ng kung minsan, dapat karating alert yung ano. Kasi in case na gano'n na ambos o yung, kahit hindi ambos, yung meeting engagement na gano'n. Talagang nung unang kwan ko eh, yung gano'n, normal yan sa tao, marunong din matakot. Na-apply niyo ba yan pa din sa kanyang may laban? Na-experience na, na-apply mo rin ba? Hindi naman totoo yung naranasan ko sa ganyan, sa field, na may yung sinerform natin kanina is meeting engagement. Hindi ko pa naranasan yun, pero yung mga iba na nakaranasan na gano'n, at talagang yun ang purpose kung bakit yung ginawa namin kanina, yun ang ginagawa nila talaga sa real makong tanga. Motor Brigade is having a area of responsibility ng the whole province of Benguet,
Then the three municipalities ng Ilocos Sur, which is Cervantes, San Emilio, and Quirino, and the whole province of Abra. And so far as the threat situation is concerned, because of course the military is mandated to suppress the insurgency. Isang functions kasi ng armed forces kasi as far as peace and order and suppression of the insurgency is concerned, we have to win the hearts and minds of the people. So by winning the hearts and minds of the people, kailangan na makuha namin yung support nila as far as defeating the enemy, ano? Winning, of course, ang palagi naming sinisigaw is winning the peace. And actually, it's the opposite of defeating the enemy. If you won the peace, the enemy is not, the threat will not be in existence anymore. So, ang ginagawa namin ngayon, as far as the winning the hearts and minds of the people, we have what we call the Bayanihan Patrol Teams. Ang purpose ng Bayanihan Patrol Teams is to immerse with the people, with the community, para at least ma-win namin yung hearts and minds nila. Kasi pag na-win namin yung hearts and minds nila, the armed group cannot anymore recruit. Hindi na sila makaka-recruit dyan. And of course, yung expansion nila, kasi ang gusto rin nila, mag-expand din sila. Eh. They have to influence again the other barangays which has already been cleared. So yun ang mga binabantayan namin. That's why we have to Bayanihan Patrols. Ang purpose ng Bayanihan Patrols, they are there to help the community. The threat situation now, as far as the New People's Army is concerned, which is the armed group of the CPP, NPA, MDF. So far sa ngayon, they are only about 80. Actually, we have reduced them into 30% last year. No, na-reduce na namin yan. Actually,
they are about more than 100 before, but this time for this year, naging ano na sila, 80 na, 80 insurgents. Ako po si Monica Dickinson po doon sa Lacob Abra. Kung paano ako pumasok sa MPA, hindi naman ako minayang pumasok sa MPA. Kaso lang, yung mga awit-awit nila, doon ako na iinganyo. Pagtagal na ako ng 13 years doon sa Kilusan. At natakot rin akong magsusurrender kasi sir, sabi nila na maras yung mga sundalo. Tapos, yun, nagtagal na ako sa Kilusan kasi natakot ako. Tapos yung pagbaba ko, walang nangyaya sa akin na bumaba. Kusang loob ko na lang bumaba para malagaan ko na yung nanay ko. Tapos gusto ko nang magbago sir. Ayaw ko nang bumalik sa mga MPA. Yung mga lahat ng mga kasamahan ko dyan sa bundok, kung may gustong magbalik loob dito sa gobyerno.
I'm Technical Sergeant Julius V. Kayaba, the SAIC of 105 Canyon, sir. Ang pangalan ng kanyon ito ay 105mm howitzer M2A1. Inimport po ito sa US. So, bali ito yung gamit natin ngayon. Ang capability nito ay 1,270 air distance niya. Pagka tumama ito, pagka pinapaputok natin ito, pagka tumama ito sa impact area, 100 meters yung radius niya. Bali may tatlong klase ng bala nito. May high explosive, tapos illuminating, tapos white phosphorus. Pagka dinideploy itong kanyang na ito, bali 9 personnel yung 9 personnel kanya. Bali pagka naengkwentro yung mga infantry natin, medyo hihirapan na sila. So, pagka nag-request sila ng fire support, doon kami mag-move. Saka, hindi namin kagad na pinupukuha muna kami ng permit sa division, bago division to higher quarters pa rin, bago ipo-forward sa amin kung kinakailangan ng ipotok. So, ginamit namin nung 2009 ng haras sa Itwin, ito yung ginamit namin. Ito yung pinanglaban namin sa Juan. Kaya yung mga kalaban nun, nag-withdra sila nung ginamit na namin ito. So, pinaka-importante ito, kasi pagka wala ito, pwede nilang pasukin yung kampo talaga. Kaya nilang pasukin, pero pagka pinutok natin ito, dito sila natatakot. Dito ang isang kinakatputan ng kalaban eh. By the way, ito pala nung last year, third and fourth quarter, we were adjudged as the best brigade the whole Philippine Army. Nationwide yan. But when they already parang kinuha nila yung best brigade for the whole year of 2011, ang ginawa na nila is they asked the divisions to recommend a brigade that will be the best brigade in the division. So we were adjudged as the best brigade for 2011 dito sa 5th Infantry Division. In the same manner, doon the other divisions din, meron silang mga best brigade. But I'm telling you that the third and fourth quarter of 2011, the brigade, the 503 brigade, was adjudged as the best brigade nationwide yan. Pero itong the whole year naman, kanya-kanya na by division, by area. Kasi ang sabi nga nila, the area iba-iba kasi, so maganda ang achievement mo dito because you may program ka na maganda, so hindi mo may compare dito. So let's say for example sa Mindanao, mas pagtitingnan mo yung threat natin doon, they are more on parang lumalaban sila, no? Unlike sa NPA congested or influenced areas. Ang NPA, they try to evade the soldiers, ini-evade nila. Unlike sa Mindanao, pag nagka-inkwentrohan yan talaga, they have to fight it out. Dito, magkaroon ng putukan na konti, withdraw na yung kalaban. So, pag nasa NPA areas ka actually, is nahirapan ang sundalo sa operations. But, ang inano ko dyan We are always ginagamit namin yung tawag namin mga tactical procedures namin para makonfront sila. Ako si Technical Sergeant Ligayo, NCOIC ng Light Armor Division dito sa 31st LAC. Ito sir yung tinatawag na Commando V-150.
Tapos itong isa sa tabi niya, sir, ito yung Simba vehicle. Naka-design ito para sa pang combat operation. Ginagamit namin ito pagka mayroon kaming susuportahan na unit. At naka-design ito para sa mga sundalong mag-susuporta sa anumang unit na napapalaban. Itong vehicle na ito, marami na rin karanasan tungkol sa digmaan. Sa mga baril na hindi naman basta-basta natatablan ng bala ito. Dahil bulletproof ito. Maliban lang kung mayroon din yung anti-tank ang sinasabi, yun lang ang pwede dito. Pero sa mga ordinary lang na mga bala, hindi tatablan ito. Mayroon itong main gun, yung 50 caliber. Ito yung 50 caliber, caliber 50, ito yung caliber 60. Yung kalaban naman hindi na pwedeng lapitan ng masyado kasi abot naman ito sa 1,860 meters. Tumatakbo rin ito ng hanggang 100 kilometers pagka isasagad mo, pero hindi na rin pwedeng isagad ng takbo ito kasi medyo matagal-tagal na rin mga vehicle ito. Kaya hindi na rin pwedeng yun sa normal na takbo na lang din. Pagka nasa loob ko yun, comfortable ka rin dito nung bago pa yung mga bago pa ito kasi medyo nabasted na rin yung mga aircon niya dahil sa katagalan na rin. Bilang isang NSUIC, kailangan aktibo ka din sa mga kilo, sa mga kasamahan mo, kailangan well-known din sila, alam din nilang ginagawa nila, ma-informado silang maigi para alam nilang ginagawa nila. At saka lahat ng mga crew dito, lahat ng personal dito, halos marurunong na rin sila dahil napag-aralan muna sila bago sila makapasok sa ganitong unit. I think you know what happened in Tineg, ano? Yung sa Tineg, which is the biggest debacle ng kalaban. Actually, 8 ang namatay sa NPA doon and 1 captured. Then we were able to recover 9 high-powered firearms. So siguro that is one reason why we were adjudged as best brigade ng third quarter. Then nung fourth quarter, we were able to to defeat the enemy tactically doon sa Cervantes area. So yun siguro rin ang isang nakatulong. And of course, yun nga yung sinasabi ko, merong yun yung right hand effort namin, but on the left hand effort is more on development. Isang dugo, isang bayan, pare-parehong Pilipino, sundalo man o sibilyan, nagtutulungan dahil iisa lang ang ating bandila. Ang katahimikan at kayusan ay makakamit ng bawat bayan kung ang pagkakaisa at magandang pag-uunawaan ay pinapakita ng bawat mamamayan. Iba't ibang kwento ng buhay, iba't ibang paniniwala, iba't ibang aral ang atid sa bawat isa. At sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, pag-asa ang dala. Ako si Mark, hanggang sa muli.
Masarap sa siyaging. Puno kahit maputi kay Huma.